Hey guys, welcome to a new video. So, ngayon, may gagawin tayo. Kasi bukas, culinary class namin, may magkakaroon namin ng isang assessment. Ang assessment namin ay pag-fillet at pag-debone ng isang chicken. So, mag-fillet kami ng isda, isang isda, at mag-debone din kami ng isang buong chicken. Okay? So, nanood ako ng mga videos sa YouTube kung paano mag-debone ng chicken. Tapos ngayon, magpa-practice tayo. Bali, magpa-practice ako sa isang chicken. I-debone ko ang isang buong chicken dito. Hindi lang practice. Okay? So, yan. Papakita ko sa inyo kung paano yung nakita kong procedure kung paano i-debone ng chicken. Okay? So, tara! So, ito yung gagawin kong i-debone ko na whole chicken. So, ito yung mga nabibili na frozen sa supermarket. Mas maganda daw ang gamitin is yung fresh chicken. Okay, pero wala akong available na fresh chicken dito. So, ito na lang. Pagpapractice ko lang naman anyway. Ang magandang gamitin na knife na pang debone is yung deboning knife. Mas maliit siya, pero wala din akong knife na available na ganun. So, chef's knife na lang ang gagamitin ko. Ayan, so, una nating tatanggalin is yung buto dito sa wings. So, para gawin yun, kailangan baliin mo siya sa may joints. So, ayan, lalabas yung buto. Then, baliin mo din siya doon sa kabilang side. Okay. So, ayan. So, hihilain mo yung buto pagka tanggal nyo doon sa joints. So, bear with me lang kasi first time ko lang din gawin to. After natin tanggalin yung dalawang buto, puputulin natin yung wingtip. Ayan, okay. Discard. So, ito. Wala na yung buto dun sa unang part ng wing natin. Okay, ganun din lang gawin sa kabilang side. Baliin mo siya. Okay, yan. Tanggalin ng wingtip. Ito. Ayan. So next, hihiwain natin siya dito. Dito sa part na to, nandun yung wishbone. Okay, so gagawin natin is putulin lang natin yan. Yung bone part na yan. Siguro dapat dito ko iharap. Ayan. Okay. So pag na-fill mo na, naputol na yung wishbone, so, hatiin natin siya sa gitna ng breast. Okay? Then, sundan mo lang yung ano niya, yung buto niya hanggang dun sa likod. As much as possible, isang slice lang na ganyan. Iwasan yung parang naglalagare. Okay? Para hindi masira yung mga fibers ng karne niya. Yung sa shoulder, putulin natin sa joint, sa main joint. Okay, so ganun din ang gagawin natin sa kabilang side.
So medyo ang pangit kasi dito sa mga frozen na chilies. Minsan nagka-bali-bali na yung mga buto niya. Gaya nito. Okay, so ito na yung buto ng chicken. Ngayon, ang gagawin natin is ibalitad natin siya. Ayan. Kunin natin dito sa may likuran ng chicken. At slice natin siya dito. So tatanggalin natin yung balat mula doon sa likod. Pag ganyan. So, ayan. Okay, so medyo humihiwalay na siya doon. Now, tatanggalin natin yung buto dito sa legs at saka thigh. So, para gawin yun, slice mo siya dito. Ayan. Ayan, baliin mo sa joint. Ayan. Tapos, ayan, kukunin natin yung buto ng leg. So, hatiin natin. Alisin natin yan. Slice natin. Ayan. So, ito na yung buto ng leg. Okay. Gawin din natin yun para dun sa buto ng thigh. So, baliin mo siya as in sa joint, then hihilahin mo yung buto. Okay, so ito na siya. May sumama ng konting meat, pero okay lang yan. May naiwan pa na cartilage dito. Mamaya tatanggalin pa natin yan. Okay, so gawin natin sa kabilang side. Ayan guys, so chinek ko lang kung magre-recording pa siya kanina kasi hindi ko nakikita yung monitor. So ito, balikan natin itong dito ulit tayo sa leg. So, baliin natin. Okay. And, putulin natin dito. Ayan. Alright. So, yung mga buto na tinanggal natin na ito, pwede natin gamitin para gumawa ng chicken stock. Pwede dito yung mga buto. Pwede gamitin yan para gumawa ng chicken stock. So, ngayon, yung tinatawag na oyster, tatanggalin natin dun sa buto, sa likod. Yun, medyo mahirap siya sa part na to. Okay, ayan. So, eto na siya. Halos wala na rin mga buto. Tanggalin lang natin yung ibang mga cartilage na naiwan. Medyo ang pangit kasi dito is na-frozen na siya. Kaya medyo mahirap sigurong itibong dyan ng ganito. At siguraduhin nyo rin na dapat matalim yung kutsilyo nyo para mas madali. Ayan. Medyo kapain nyo lang kung may naiwan pa.
Okay, so dito tanggalin din natin yung wishbone na pinutol natin kanina. Ayan. Okay, so yung isa pang buto dito sa wings, tanggalin din natin yun. Pwede mo siyang gawin mula dito sa loob. Natanggal na. So, alam ko hindi siya ganun ka-perfect, pero yan, natanggal naman natin lahat ng buto niya. Okay, so pwede mo na itong gamitin na sa pwede mong lagyan ng palaman yan, then i-roll mo, then pwede mo siyang talian, and isa lang sa oven, as it is. Right? So, yun. So, luto naman siya, no? Ayan. Guys. Ayan, guys. So, ito nga yung air fryer chicken natin. So, wala akong ibang nilagay dyan kundi yung salt, pepper, tsaka oregano, herb. So, tingnan natin siya. Mainit. Ah.
Okay. So, ganun lang kasimple pero masarap siya. Try nyo rin guys. Ayan guys, so ayun nga, na-try ko na mag-debone for the first time. Ayun na, first time ko mag-debone. So okay naman, matindi naman, konting practice pa at makukuha ko rin, mapaperfect ko rin naman yun. Kaya ayun, so kung gusto nyo i-try, mag-iwan ako ng link dun sa video na napanood ko kung paano gawin ng pag-debone. So pwede nyo sundan yung instructions nun. And yun na muna for today. See you in the next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the bell icon to get notified when I upload new videos. Okay, guys? See you tomorrow. Bye-bye.